Hello, what's up mga ninja? Welcome back to my channel at welcome dito sa Q&A Sunday! Ah, tagal natin hindi na Q&A Sunday mga ninja. Pero ngayon, nasagot ako ng mga questions from the last Q&A Sunday at doon sa mga recent videos natin na in-upload this past few days. Namiss nyo ba ako mga ninja? Namiss nyo ba ang tanungan natin every Sunday? Gagawa ako ng paraan para maibalik to ng regular. And sana, sa mga gusto mag-comment, ilagay nyo sa baba yung mga tanong nyo para masagot natin lahat ng tanong nyo dito sa channel, sa akin, at sa kahit saan. Sana masagot ko. Let's go! So, ang ating maswerteng unang ninja na magtatanong ay si Raffy. Raffy, tinan nyo, 4 months ago. Hi boss, Gacy, any tips para di mabilis mahilo sa paglalaro? Naka-glasses na ako pero mag 1 hour pa lang hilo na ako. Di ko tuloy matapos yung Horizon. More power, boss. Ganto rin ang aking problema sa paglalaro nung sa PS4 pa lang yung sa Slim. Kasi I noticed may ibang mga laro sa Slim na hindi 60 FPS. And then, yung gamit kong monitor medyo malaki, tas yung pwestuhan. Ito ang mga dapat mo i-consider. Gaano ka kalayo sa monitor? Monitor ba or TV yung gamit mo? Malaki ba? Curve ba? Laruin mo doon sa hindi ka may hilo. Then, I recommend na high frame rate at kung merong anti-blur, i-off mo yung blur mode ng game. May God of War, meron yan. Yung The Last of Us, Uncharted, meron yan. Check mo yung blurry effect kasi nakakahilo yan. Sa tingin ko, mas maganda maglaro sa mas maliit na monitor para less hilo. Kasi ako, hindi ko nakakapaglaro ng The Last of Us talaga yung 1. Hindi ko kaya laro yun kasi sobrang hilo. Pero nung namipat ako sa monitor, tapos nilive ko siya, medyo nawala. Pero nandun pa rin, pero medyo nawala. Tapos tinanggal ko yung blur. Merong konti pero almost playable na siya. May kanya-kanya tayong preference pagdating dyan sa kung anong monitor yung gagamitin. Kaya I suggest na high frame rate monitor yung gamitin ninyo kasi mas less hilo yun para sa akin. Pag mga 144Hz. Although hindi naman nagtotodo yung PS4 na ganun. Pero at least capable yung monitor mo sa pinaka highest frame rate na kaya ng console and yung laro. Very nice. Sana nasagot ko kahit konti yung tanong mo. Raffy, salamat. Sinong Raffy kaya to? Si Raffy, tulpo kaya to? Dako na tayo sa susunod na tanong. Very nice. Salamat sa pagtatanong. Next. Kay Wasted Soul. Magkakasale po ba sa shops mo ng 12-12? Nagkaroon. Pero hindi 12-12. February yata ako. Tagal na, no? 12-12. Pero abang-abang. Kasi magkakaroon ulit ako ng sale this coming Shopee sale. Yung mga 5-5, 4-4, tapos yung 4-4, 5-5, no? Abang kayo, and yung Shopee link nasa baba. Marami tayong mga merch, kagaya nito. Yan. And marami pang iba. Sana supportahan nyo yung merch natin. Solid Ninja Mask, t-shirt, lahat, andyan. Sana supportahan natin. Follow Shopee. And salamat kay Jason. Wasted Soul sa pagtatanong. Very nice. Love you. Next. Kay Katakuzi PH. Idol, kailan po kaya magkaka-stock ng PS4 and magkaka-sale po ba ulit? Yung stock para sa mga updates sa PlayStation Store, please consider subscribing dito sa channel kasi meron ako ang updates sa PlayStation Store na i-upload ko siguro bukas na with JFTV. Pwede kayong makapag-update doon. Pero yung date mismo kung kailan magkaka-restock ng PS4, medyo hindi ko alam. Sad to say, kahit sila Kuya Jess, hindi rin nila alam kahit yung mga ibang retail store. Kasi nagkakaubusan. Masyadong hype yung PS5, pati PS4 na bebenta. So, walang stock. Pero alam ko meron sa iba. Meron sa mga online and sa Facebook. Pero ingat lang sa mga scammers and don't support scalpers. Ayun. Thank you, Katakuzi PH. Very nice. Next. Tama ba ako? Katazuki! Mali pala, Katazuki PH. Very nice. Next. And kay Amity STGG. Yan. New subscriber po. Napabili ako dahil sa review mo, Idol. Ito yung video ko na Gamjas. Itong nasa likod. Ito. Gamjas na 165Hz. Only 8,000 pesos. Napabili ako dahil sa review mo. Hindi po ba iinit yung bottom part ng panel yung monitor mo? Sa akin kasi sobrang init. Nakakapaso na. Sa SM North 2 din ako ha. Sana mag-reply ka, Idol. Thanks. Hindi ko siya na-experience. Lalo pag nakapatay. Hindi ako nagkaroon ng ganung issue.
Sa tingin ko, kung may ganung issue ka, pwede mo silang kontakin sa Techwares. O marami naman silang pampalit niyan, or may, kung may factory defect sa akin, hindi nagiinit, okay siya. Kahit yung old. Sa tingin ko, meron yung 7 days replacement and 1 year warranty sa kanila. So, sana maging maayos yung monitor mo. Kasi sa akin, hindi nagiinit. Naku, nakakapag-alala naman yun. So, good luck and shout out to you, Amethy. Amethy, STGG. Very nice. Next. OJVPH, deserve mo to. Deserve mo to. Pwede ba yan sa PS5 Pre? 8K 165Hz angas. Grabe ganda. Yun din, yung monitor ko na yun. Kasi doon ako mo lang ibang tanong. Kasi from the last Q&A sana, hindi na masyado na late yung mga tanong doon. So, doon sa recent video ako nag-collate ng mga tanong. So, sabi ni OJVPH, pwede ba sa PS5? Yes, pwede. Using HDMI, yun lang naman din. Parehas lang naman. Meron siya HDMI and DisplayPort. Pwede sa PS5. Pero, sabi ko nga, hindi naman siya 4K monitor. 165Hz siya and 120Hz lang ang kaya ng PS5. So, overkill yung 165Hz para sa PS. Pero para sa presyo niyang 8K, sobrang sulit na ng monitor na yun. Shoutout pala kay OJVPH. Naglalaro yan ng WWE. And sa tingin ko, so itutuloy niya yung Elden Ring. Sana. No? So shoutout to you. Very nice. Thank you. Thank you sa tanong, OJV. Next. Kelvin Meneses. Idol, namashell kami sa iTech. Nagbaka sakali kami na magpa-shoutout. Di ka nagbanggit, pero okay lang, Idol. From Pampanga, salamat. Kelvin and Gilbert Meneses, thank you. Sorry, may nabigay sila, pero doon sa video na last kong in-upload, medyo nag-buzz yung audio. Siguro ikaw yung isa sa mga, I think, dalawang nagpa-shoutout nun. Kung nag-iwan ka lang papel nun. And I'm so sorry. Ngayon na lang ako babawi, no? Shoutout Kelvin Meneses, thank you sa pagpunta sa PlayStation Store. And salamat sa pag-support na dito sa channel. Thank you. Sana nag-enjoy kayo dito sa panonood sa channel natin. Maraming salamat sa inyo. So, sana ba yung mga gameplays ko yung susunod na uploads. Thank you so much, Kelvin. Next, kay Adrian Derek Ross. Ano po magkaiba ng Nintendo Switch Lite sa V2 na Nintendo Switch? Magkano po ang Nintendo Switch Lite kaysa sa Vita Switch? Sana masagot mo, Lods JC Caloy, Q&A since 2020, Solid Ninja. Shoutout kay Adrian Derek Cross, super solid ninja to. Laging present sa mga live streams. Sagutin natin yung tanong niya about sa Nintendo Switch. Yung Nintendo Switch Lite is purely portable device na hindi mo siya pwedeng i-connect sa anumang monitors. Yung Nintendo Switch version 2 naman, tinawag siyang version 2 kasi meron yung version 1 nun, which is hindi yung Switch Lite, Nintendo Switch V1, is dockable and portable at the same time. So, mas malaki yung screen and may bago na ngayon, Nintendo Switch OLED. Ganto rin yun. Pero parang ganto rin yung version 2. Pero yung Switch Lite, mas maliit dito and hindi niya tatanggal yung kanyang mga controllers. So, this is the OLED, the V2, same with the V1, tapos iba yung Nintendo Switch. Sabihin na natin yung Lite is parang Game Boy and yung OLED is parang PlayStation and Game Boy. Parang yun. Thank you, Adrian Derek Cross. Alam ko alam mo yan. Pero for the sake of this segment, nasagutin ko yan para sa inyo mga ninja. Kay France, ask ko lang, dyan ba sa Pinas mostly PS5 binibili kesa Xbox Series X? Dito kasi sa Middle East, mas marami bumibili na Series X dahil sa raw power nito. Thank you. Dito sa Philippines, masyadong marami ang bumibili ng PS5 kesa sa Xbox Series X. Sa katunayan, sa PlayStation Store na pinupunta ako lagi, which is sa SM North, meron silang stock ng Xbox Series X nandun lang at walang ganong bumibili. At alam ko isa lang yung stock nun, pero napakatagal na nun, naka-display dun, wala pang bumibili. Kasi ang retail price ng Xbox Series X nung nilabas is alam ko kaprayas lang din ng PS5, like 28,000 to 30,000. Kaya lang, binibenta nila to for 35 to 37,000 yata dito sa Philippines. So, small lang, $100. Kaya medyo pricey. Parang scalper na rin yung bili yan. Kahit sa data blitz, ganyan yung presyo ng Series X. Ewan ko, binibili ang PlayStation kasi sikat yung mga games niya. Kasi meron mga exclusives. Like, God of War, Spider-Man, na sa PS5 mo lang pwedeng laruin. Like so fast, ganyan. Sa Xbox kasi, yung exclusives niya is pwede rin sa PC. So, yung iba, madali kasing pinipili ang PC versus sa Xbox. So, kung bibili siya ng Xbox, bibili lang siya ng PC.
Marami pa siyang pwede gawin. Pwede siya mag-edit, pwede siya mag-stream, pwede siya maglaro. Kaysa dun sa price ng Xbox. Hindi, I'm not against to Xbox, no? Ang sinasabi ko lang, yung thinking ng mga low-budget gamers na PC na lang kaysa Xbox. Kasi same din naman. Bili na lang ako ng controller, pwede ako maglaro sa PC ng exclusives. Tapos, kaya naman napupunta sa ibang sa PlayStation Store, majority ng mga mamimili, eh kasi gusto nila yung mga games na lumalabas sa PlayStation. Then, isa na rin yung hype. Pag-uso kasi, ganyan, yan to. Alam mo yung mga Pinoy eh. One thing, yung advantage ng Xbox Series X sa specs sa PlayStation 5, hindi naman siguro ganun kalayo. Ilang teraflops na yata yun. And alam ko, 0.2 teraflops yung pagitan nila. Tapos, 0.2 or 0.2, I don't know. Pero yung sa SSD is 1 terabyte versus 800 gigabyte. Yung sa SSD, alam ko, mas mabilis yung sa PS5, pero mas malaki yung sa Xbox. So, it's the same thing. Hindi ganun kalaki yung advantage na talagang meron kang hindi malalarong game dito dahil mas maganda to kaysa dito. Hindi. Nagkakatalo sa exclusives. So, sa tingin ko, mas pinipili nun tayo yung PS5 dahil sa laro. Then, yung Xbox, ang hindi ikalaban nun ay PS5. PC ang kalaban nun. Kaya hindi siya nabibili. Marami kasing crack sa PC. Sa Xbox, wala. Although may subscription, ganyan. So, yun. Thank you, Franz, sa pagtatanong. Sana nasagot niyo yung tanong mo. Sa yun naman ay personal opinion ko lang naman. As observant dun sa nangyayari ng, sa sales ng Xbox and sa PlayStation, dun sa PlayStation Store. Pati na rin sa ibang store sa SM North. Kasi nag-iikot-ikot ako dun eh. And kay April the Cowardly Gamer, shout out to you sis, kay Lola. JC Galoy, may extra extra small ba ng shirt? Or extra 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 small? Hehehe. Or kiddie size? Medyo slim... Slim kasi si Lola April eh. Sa tingin ko magkakaroon na lang, no? Kasi wala. Pero yung suit ni JF, kung nakikita mo, small yun. And hindi yun sobrang laki sa kanya. Sa tingin ko, pwede yun sa inyo. Oh, si JF, medyo payatot yun eh. Nung sa last video, sa i-upload kong video, makikita mo kung ano yung fit sa kanya. Yun yung pinakamaliit na size ng shirt na available on Shopee. Yun pala, t-shirt yun sa Shopee. Yung link nasa baba. Sa mga gusto mag-avail, PlayStation shirt, and pati yung Solid Ninja merch shirt, nandun din. And kay Gian Angeles, kakabili ko lang ng Nintendo Switch, next time na siguro PS5, more review sa mga Nintendo Switch games, ano maganda? So far, yung pinaka-latest kong nilaro sa Nintendo Switch is yung Monster Hunter Rise. Sobrang nakaka-addict nun. Kung meron kang mga kalaro, sobrang ma-enjoy mo yun. Ang dami ko kasing kalaro, sila Ren din, sila JF. Kaya medyo nag-aagawan pa nga kami sa slot kasi 4 lang yung pwede maglaro. Pero I suggest na sobrang ganda nun. Monster Hunter Rise. And sa mga susunod na review, baka mag-Nintendo Switch ako. Meron akong i-review na Nintendo Switch game this week. No? Sana sabay-bayan nyo. Unboxing yun. Then review din yung game siguro. So, separate video. Pero basta, about sa Switch. Very nice. Gian Angeles, thank you so much. Next. Wala na pala. Very nice. So, yun mga ninja, dun lang naman natatapos ang ating Q&A Sunday. Kung gusto nyo magtanong for the next Q&A Sunday, please comment below. Nire-review ko yung mga comments. Mamimili ako ng 10 tanong for the next Q&A Sunday. Malay mo, ikaw na ang susunod na ma-feature dito sa channel, no? Maraming salamat sa lahat ng mga nagtanong at sa mga nanood at nag-comment sa mga last videos. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please consider subscribing kung gusto nyo pa ng mga gantong content and mga about sa PlayStation gaming and sa live streaming. Very nice. Sana makasama ko kayo. And yung Shopee natin, available link sa baba. Nasa baba yung link. PS4 giveaway. Malapit na. So, almost 69 subs na lang mga ninja. Ipapamigay na natin yung PS4 with the 4 games. Bundle yung 3, may free Watch Dogs Legion from Renren. Kung gusto mong sumali, isubscribe mo lang si Renren, yung link nasa description box sa baba. Very nice. Renren, nong! Resin, nong! Ganyan, man! So yun mga ninja, maraming salamat. Kita-kits ulit sa susunod na Sunday. Thank you for watching and see you in the next one. How?